Hello mga Beshi Baby! It's Pretty Marina Sadni and welcome to Lake Cebu! In today's video mga best, pupunta tayo sa Lake Cebu dito sa South Cotabato. So alamin natin guys kung ano ang mga tourist destinations, foods and adventure na ma-enjoy nyo sa Lake Cebu. Kaya kung gusto nyo akong samahan in today's adventure, then just keep on watching. First up guys, nandito kami ngayon sa Punta Isla Lake Resort. This is the famous lake resort na meron dito sa Lake Cebu, and mag-i-inquire pa kami because hindi kami nag-book ng any accommodation for tonight. Medyo madaming tao dito ngayon. So, ayan, pababa na tayo. River cruise din mo pala sila. Sama ko sa vlog. Saan si Brad? Sama mo. Nandun na sa baba. Ganda ng place. We are currently here sa Punta Isla Lake Resort to have our lunch. Kasi dito daw guys, masarap yung mga tilapia and something na makikita mo sa lake. So, currently sobrang daming tao. It's 1:30 and gutom na kami mga best. Nagde-decide kami kung saan kami magstay later. So, wala naman yung problema guys kung wala kayong na-book na accommodation kasi sunod-sunod yung mga lake resorts dito. So, i-update ko kayo mamaya kung anong napag-desisyon na namin. As much as I want to ride the floating resto, fully booked na siya guys until 3 PM lang. So mag 2 o'clock na guys and the cruise will be 1 hour, 45 minutes to 1 hour. Let's see kung carry pa siya bukas. Ah, busog kayo. Sa Kilawin. Free na yan. The deep charong tilapia. Yan kayo. Isa ang Punta Isla Lake Resort mga best sa pinupuntahan talaga dito sa Lake Cebu dahil sa kanilang iba't ibang dishes ng tilapia. Meron din silang mga lake cruise starting from 7 AM up to 3 PM. So last trip nila guys is 3 PM. So hindi kami nakahabol kasi magti-3 na din. So try natin bukas guys if makakasakay tayo ng mga lake cruise nila. So I think the price range is 450 per table. So aside sa i-order mo, babayad ka ng 450 for 7 person. So meron silang good for 12 na 1,250, something like that. Ilalagay ko lahat ng details down on the description box below. So it's a weekend kaya sobrang dami ding tao ngayon. Ayan, may mga nag-aantay pa ng kanilang turn. So yan ang ating aftermath. So happy sinulog sa mga taga Cebu, but we're not in Cebu, like with the C. We are in the Cebu with the S, kaya ayan. The place in Cebu that located in Mindanao. Diba? There's a Cebu here in Mindanao, not in Visayas. Funny! So dito sa Punta Isla mga best, ayan, pwede rin kayo mag-rent ng mga tinalak clothing, yung kanilang cultural dress. For 100 pesos, super affordable, and you can like take a photos of your tinalak clothing. It's good na rin for 100 pesos, you can take photos of this beautiful, creative clothing from Lake Cebu. So this is made by the Tiboli tribe. By the way mga best, I am wearing this OOTD. Ang masasabi ko lang sa pagkain ay sobrang sarap kasi gutom ako. Tsaka matagal ang serving nila pero okay lang. Sarap naman din. Alam nyo kasi guys, meron ko masasabi dyan. Matagal talaga ang serving kapag gutom ka na. Am I right? Yes. Pero kasi kapag hindi ka naman masyadong galing biyahe or gutom, okay lang naman yung serving time nila. It takes like 15 to 20 minutes.
normal. Okay naman dito sa Punta Isla, affordable na kayo ng mga foods and marami silang amenities. Hello, good morning! A few moments later. So, ayan guys, nandito kami ngayon sa Divine Mercy Shrine. It's one of the must visit guys, lalo na sa mga Catholic believers natin. So, ayan guys, tingnan natin ano yung do's and don'ts dito sa loob ng shrine. Guys, pag pupunta kayo dito, you have to register your names dito sa kanilang registration area. Tapos guys, yung mga palda na ganyan, it's free donation lang guys para sa kanilang Divine Mercy Shrine. Tapos guys, may binibenta din sila dito ang mga personal candle and set candle dito. So ayun mga besh, nandito tayo ngayon sa Divine Mercy Shrine dito rin sa Lake Cebu. Actually guys, yung mga tourist spots or tourist destination dito sa Lake Cebu is magkakatabi lang siya. Ngayon, nandito tayo sa Divine Mercy Shrine just to say a prayer or to light a candle. Hi guys! Dito kami sa Divine Mercy Shrine. Tapos lang namin mag-light ng candle. Kung may plano kayo pumunta dito guys, especially from Cotabato City, kayang-kaya mo na may i-tour ito for just a day tour. Hindi mo na kailangan mag-overnight, pero para masulit namin guys, we stayed overnight para mapuntahan namin yung mga bagong places to enjoy dito sa Lake Cebu. Kapag pupunta kayo dito, kagaya din sa ibang mga religious park, you have to wear your proper dress code, like wear kayo ng mga formal dresses or else meron naman ditong free na mga palda na pinapahiram nila. Magbigay lang tayo ng donation. So walang entrance fee dito. You can donate naman guys kung magkano yung kaya nyo. So ang place is solemn. We have to respect the place. So, ayun guys, sobrang na-enjoy namin ang place. And talaga parang ang ganda. Since malapit na naman ang Holy Week, this is also the perfect place for you to retreat. Dahil meron din sila ditong Station of the Cross. Punta na tayo sa Dream Weavers Hill. We're on the way to Dream Weavers Hill. So, kung papunta kayo guys sa shrine, it's the same route going to Dream Weavers. So, kapag pumunta kayo ng ano guys, shrine, maka side trip talaga kayo ng Dream Weavers Hill. So, papunta na tayo doon. So, let's see kung anong meron silang ma-offer sa atin. So, this is the way guys, padulong dito sa Dream Weavers Hill. Rough road pa siya and hindi ko siya ma-recommend siguro guys when it's rainy season kasi for sure maputik dito. But B-boy, turn it to the right side to see the view. Hi guys! So nandito na tayo sa Dream Weavers Inn with Shana. Naiming talaga namin siya ng pa-sunset para makita namin yung lights dito kasi maganda daw ang lights dito pag gabi. So, come on. Medyo malamig dito na part ng Lake Cebu. Day tour, 50 pesos ma.
Hello, tao, guys. Kayo, hello, Batakam. Picture kayo dyan. Actually, magandang place. It's Instagrammable. Worth it. Mga ibo na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumupas. 4-6. Pwede na siya alis yun na 1. Nandira sa baba, pwede tatlo. Pwede tatlo. May naka-check in ka mo daw sa baba? Kaya siya te. For group ni siya o pila ka tao? Pwede siya 25. 25, pila po siya? 3,500. Pero hindi libre ang breakfast niya. So this is the Dream Weavers Hill at 5:30 p.m. So ayan guys, medyo maliwanag pa kasi I'm using iPhone 11 Pro Max. So hello mga beshi, we are back dito sa aming room sa Dolores Lake Resort. So mag-shout out yan ah. Shout out kay Chuchay. Hi, Chuchay. Shout out kay Auntie Pauline. Yan guys, medyo may mabaho na paa pero sorry lang. Shout out kay at Tiffany. Shout out. Sino shout out mo? Ganyan. Don't cry. Smile ka na. Tigo. Dinner. Dito na lang kayo mag-dinner. Sa Dolores Lake. Guys, di ako naka-vlog dahil sa sobrang gutom. So we have picture na lang guys. Ano? Lechon kawali. Sotang hon and the ano yan siya, honey glaze na fried chicken. In fairness, masarap ang ano nila, masarap ang food nila dito sa Dolores. Sotang hon guisado is 140 yung rice na chow pan, 165. Madami na actually, dalawang ano lang tayo. So ito na ang tilapia ice cream. Taste test tayo. Ikaw, B-boy. Kaya siya blue dahil sa blue ternate na taste test natin. Pa-chicken. Sarap. Tikim. You want me? Sarap ka, te. Lasa mo siya do gatas. Siya daw na ini, daw na ini. Creamy siya, creamy. Tikim, te. Sarap na eh. One more. Hindi, huwag na lang nila. Ano? Gusto niya ito eh. Baba na. Sorry, John. Ano meron? Oh no. So yun guys, matutulog na ako. Bahala na nandiyan sila, B-boy oy. So guys, ayan ang sitwasyon namin dito sa room. Okay lang, at least masaya kami. Shout out! Matutulog na ako guys. See you tomorrow to our Lake Cebu Day 2. So ayun lang guys, bye! Good night!